mga guy. Di pa ako nagsuklay. We're back. Nagpahinga kasi ako mga guy kasabay ng pagguha ng championship ring ni LeBron. Pumuna rin tayo ng Sing Sing. Yeah. Today, papakita ko sa inyo yung aking bike o motorsiklo Keyway Cafe Racer 152. Napakita ko na sa inyo to. Ito yung Winax natin. Si Siri. Pangalan niya Siri. Simula nung Winax to, marami na rin akong, medyo marami-rami na rin akong pinalitan. Ito na siya ngayon. Ayan, si Siri mga guy. Ewan ko kung napakita ko na sa inyo. Nalagyan ko na siya ng sticker. Siyempre, si Siri andyan. Hindi ko maalala ko sa last video kung napakita ko. Tapos ito, nilagyan ko rin ng leather pouch or bag. Tapos, pinalitan ko yung gulong. 3.5 sa harap, 4.0 sa likod. Ah, na-swallow classic. So, ang ganda niya. Tsaka, syempre, mas maano sa mas stable siya sa mga lubak, mga ganun. Mas makapit yung gulong. Ayan, clip-on handlebars, nilagyan ko siya. Masakit daw sa likod para sa iba. Pero hindi ko talaga nararamdaman eh. Tsaka mas masakit pa nga likod ko. Nagkaroon ako mild scoliosis nung naka-click ako. Honda click nung diretso yung likod ko. Advice nga ng doktor, kailangan nakayuko ka pag nakabike. Kaya ewan ko kung psychological lang sa iba yon. Sumasakit daw likod pag nakayuko. Hindi ko naman maramdaman. Ato yung fender pinalitan ko. Dahil nung nilakihan ko yung gulong, yung stock na fender niya, hindi na kasha. Nabili ko to sa Facebook kay Sir. Kalimutan ko na naman yung pangalan. Lagay ko na lang sa video. Shout out. Sorry. Ulyanin. Ayun. Yun siya ngayon. At bala ko sana niyan. Subaybayan natin yung mga upgrades niya. Pero hindi Yun nga. Medyo naging busy kami. Pero ngayon may tatry tayo. Sabi ng iba, nakakasira sa forma, lalo na sa mga classic na motor o yung mga vintage looking na motor. Pero sa tingin ko naman, hindi masyado to nung pinili kong style. Tignan natin. Pakita ko sa inyo. Yung top box, yung sa likod, yung nilalagay sa likod. Ilagayan, compartment. Siyempre, yung mga ganitong klase ng bike, wala naman kasi tayong compartment, diba? Pero ito, importante kasi, lalo na pag ang dami mong dala-dala. Tapos malayo biyahe mo, wala nga namang sabit-sabit mo lang o itali-tali mo lang. Nakakapagod din. Ito yung binili ko. Ito muna pala, pakita ko muna sa inyo. Galing to kay Sir Virgilio. Kalimutan ko yung apelido. Hindi ako mamaya, lagay ko na lang sa video. Online ko nakita sa Facebook. Sabi niya, plug and play, malalaman natin kung plug and play talaga. Custom made niya to para sa Cafe Racer 152. Yan yung bracket, mahalaga yan. Siyempre kailangan bakal yan para matibay. Tapos ito yung binili ko, yung 47 liters na SEC top box. Kaya yan ang pinili ko kasi kwadrado siya eh. Kasi parang di nga naman babagay pag bilog dun sa Cafe Racer. Siyempre mas bagay yung mga aluminum o yung mga bakal, yung mga custom made, yung mga alloy, mga ganon. Pero ang mahal kasi eh. Tipid tayo eh. tipid ako kaya ito binili ko. Tingnan natin, baka pwede naman. Ayan yung laman niya. Tapos ito yung gusto ko sa kanya, may madilim, hindi ko makita nyo ba? Ayan yung backrest niya . Sandalan ni Angkas. Wag lang masyado, baka malaglag. Ayan, may sticker pa siyang kasama. Ayan hindi ko mahawakan eh. Ayan yung screw niya. Parang backplate. Yun, gamit na natin, guy. Ayun, mukhang plug and play nga. Ito lang, in-screw ko lang ito. Sa mga CR152 natin, meron na yan talaga dyan . So, tatanggalin mo lang itong screw. Papatong mo lang itong bracket. Tapos, tsaka mo i-screw ulit. Pero alam ko doon sa video na nakita ko, parang may kinakabit pa dito . Kasi pag diniinan ko dito, umaangat . Paano pag mabigat yung laman, di ba? Ewan ko, tingnan natin, testingin natin. Bahala na si Kuya Les. Ayun na mga guy, nalagay na natin. Yeah! Ang tagal ko nilagay, nagkamali-mali pa ako. Sa paningin ko, okay naman siya mga guy . Tingin nyo ba? Pumangit ba? Siguro kanya-kanya na lang talaga . Kanya-kanyang paningin na lang. Sa akin kasi hindi naman ako ganun ka-arte.
Ayun niya, medyo astig pa nga dati niya sa akin kasi parang lumaki pa siya. Pero yun, shoutout ulit, nakalala ko na yung pangalan niya, si Virgilio Camantiles. Munti ko na naman makalimutan, grabe. Susta Gen Prime. Siya yung gumawa niyang bracket. Hindi siya ganun ka plug and play tulad ng sabi ni sir, pero shoutout pa rin. May mga inalis akong parts eh. Ito, pakita ko. Ito, sa ilalim ng upuan galing tong apat na to eh. Ito, hindi ko alam para saan to. Tapos ito, para siyang dagdag lock. Na okay lang naman kahit wala, pero mas magandang meron. Pero sa akin, okay lang din naman. Tinanggal ko na lang. Kasi pag hindi inalis, masyadong nakaangat yung upuan kanina, nakaganyan. Ayun pala, nakita ko ngayon yung ano niya, purpose niya, naaangat ko ngayon. Pero okay lang, at least upuan lang naman yan eh, hindi ko naman iaangat yan. Ayun, yung si ano rin, si Sir Rod Adriano, Rod Adriano, ang may gawa nitong fender. Ayan. Ayos yan, murang-mura, 800 pesos. Ito rin, 800 pesos. Grabe. Si Sir Rod, siya na nagkabit niyan, pinuntahan niya dito. Si Sir Virgilio, malayo siya, so ako na nagkabit niyan. Yun. Alright. Ayun mga guys, salamat ulit sa pagsama sa amin ni Siri sa aming continuous customization. Sana matapos din kami. Ang gastos mo eh, no? Muli ako nga pala si Boo. Like and subscribe. Share na rin ng mga videos. Biyahe ni Boo. Bye guys. See you.